Okay, good day mga sir, good day mga boss. I'm Kirby, Motovlog. Today Sunday, punta kami ngayon sa Marilla, Bulacan, sa warehouse ng financing. Meron kasi doong unit na nakita ko sa inventory. Okay naman daw yung unit. Kaya ngayon pupunta natin, pupunta sa Marilla, Bulacan, sa warehouse ng financing. Sana maging okay to. Mamaya, pakita ko sa inyo yung unit na sinasabi ko. Okay, samahan nyo ako guys. Let's go! Okay guys, ito yung kukunin natin na Z900. Ayan. Kasama natin sila Carsa, Tamara, Team Kyle, si Mrs. Regalo sa akin ni Mrs. pala to. Okay guys, nandito na tayo sa warehouse sa Bulacan. Nakuha na natin yung unit na Z900 standard. Isang pangarap lang dati, ngayon meron na tayo. Salamat sa mga sumusuporta sa atin, sa mga followers natin, subscriber, sa mga kaibigan natin, mga pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, natutuwa sila kasi may bago daw akong motor. Salamat din kayo sir Mon Delisario sa Jox, tsaka si Boss Alvin ng Jox, tsaka si Sir Ed Silvano. Si Sir Ed Silvano talaga yung nag-push na ma-release na agad tong unit na to. Sir, salamat! Rides na tayo! Gina! Okay, babalik na tayo sa Las Piñas. Bale, pinainit ko na siya. Gloves lang tayo para safe. Dati, nangiram lang tayo ng motor. Ngayon, may sarili na tayo motor. Kaya maraming salamat talaga. Lalo sa Panginoon Diyos, sa God natin, nasa taas. Ride safe. Sana pagpalain nyo pa ako ulit at maging maayos sa aking pag-uwi. Maraming salamat talaga po. Huwag natin kalimutan yung mga bagay na naibibigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo makalimutan magpasalamat. Okay, let's go! Punta na tayo sa Las Piñas. May trabaho pa tayo. Medyo late na ako. Sir! Salamat, sir! Sa ulitin! Unang bomba. Nice one. Bali nakuha natin na may Odo na 27, tas naka-pipe na rin siya. Good condition pa. Bali hindi lang siya nabayaran sa financing, kaya nahatak siya. Voluntary surrender yung unit. Bali nakita natin sa inventory na mayroong gantong unit, kaya ito yung kinuha natin. Okay, expressway tayo. Sana wag na umulan. Kanina pagpunta ko dito, naulan. Nag-commute lang ako. Okay, nandito tayo sa toll gate. Unang toll gate natin. Nakakatawa. Sobrang saya, hindi ko ma-explain yung kasayahan ko ngayong araw. Thank you.
Okay, Skyway na tayo, stage 3. Kung hindi ako nagkakamali. Okay, share ko lang yung naging biyahe ko kanina kasi nag-commute lang ako. Nakakatawa. Kasi sa tagal ng panahon, nag-commute din ako kasi madalas naka-motor lang talaga. Pag may pupunta na isang lugar. Kanina, nagising ako ng mga 4:10, tapos nakakilos ako o nakalisa sa bahay 4:30 ng madaling araw. Tapos punta ako ng Alabang, sumakay ng jeep, papuntang Alabang, tapos yung pamasahe ko, 15. 15 na pala yung pamasahe doon, dati napunta ko pa 10 piso. Ngayon, 15 na. Tapos baba ako doon ng Alabang, sakay ako ng bus, kaakala ko may bus doon na papuntang Cubao, yung pala wala, hanggang Ayala lang, o Ayala Station. Tapos sumakay ako, bus, 60 pesos ang pamasahe. Mahal, no? Pero dadaan naman na expressway naman yun. Medyo mabilis pa yung biyahe. Yun nga lang, yung bus punuan, may nakatayo sa gitna. Kahit yung ganong oras, mga around 5 a.m, kung di yung nagkakamali, ang dami na ng pasahero. Ibig sabihin, ang dami nag-commute talaga, no? Pag pasakay ko ng bus, pawis na pawis. Hindi sanay. Kasi pawisin ako. Yung mga katabi ko, naka-backpack naman din. Ako, naka-backpack kasi ako eh. Kaya mas mainit. Tapos may dala pa akong helmet. Yung mga katabi ko, naka-jacket. Tapos naka-backpack naman. Hindi naman pinagpapawisan. Siguro sanay lang talaga sila mag-commute. Alabang, sakay ako ng MRT. Siyempre, pumunta ng Araneta, Cubao Station. Kasi gusto ko, feeling ko may sakay doon sa Cubao ng pumuntang Marilao. Yung pala, wala rin. Napagtanong ako yung gwardiya na isang guard doon na pwede akong sumakay sa monumento, bale mag-edge sa carousel bus daw ako, bale medyo malayo yung lalakarin kaya nag-tricycle tayo, bale sekwenta yung bayad sa tricycle papunta sa edge sa carousel. Tapos nasa edge sa carousel tayo, sakay tayo ng bus papuntang monumento. Yun, nakasakay na tayo, ang bayad doon 25 pesos sa bus. Tapos afternoon, sakay naman tayo ng jeep papuntang SM Marilao kasi yung pinaka alam ko na landmark papunta doon sa warehouse. Ang bayad doon sa jeep 29 pesos. Medyo lakad na naman ulit kaya naulan pa nga nun eh. Ayun, naulan. Parang ganito yung panahon doon sa Bulacan. Mga 30 minutes din yung biyahe. Monumento to SM Marilao, yun. Tapos pag nandun ako sa SM Marilao, nagpatanong ako sa GP driver kung saan yung sakaya na pupunta dun sa pupuntaan ko, sa Patubig, Marilao, Bulacan. Bale, dun ako pinaba sa terminal ng tricycle. Bayad dun almost 1.4 kilometers lang eh, 80 pesos na agad yung bayad ng tricycle. Pero okay lang, at least hindi na tayong lalakad kasi alam ko walang dumadaan ng jeep talaga doon eh. Tapos doon na tayo sa warehouse, yun. Kaya nakuha na natin yung motor. Tapos may pinipirma lang yung guardia doon o guard on duty para sa releasing ng unit. Kaya ayun, nandito na tayo. Napakasaya ko ngayong araw. Eh, pasok pa ako ngayon kasi Sabado pa. 9:23 na. Abol tayo. Nagpaalam lang ako sa manager ko na malilate ako ng konti. Sana maganda panahon sa Las Piñas. Kasi hindi waterproof pag naka ganito, naka vlogging set tayo eh. Kasi naka-expose yung mga saka ng GoPro pag naka headset. Dati dumadaan lang ako dito, may motor ng ibang tao. Ngayon nakakadaan ako ng sarili ko ng motor na. Sa mga gustong nangangarap na magkaroon ng big bike, huwag kayong titigil sa pangarap nyo. Darating din yung panahon na yung mas better pa o mas maganda pa ang darating sa inyo. Kaya dapat laging manalig lang sa Diyos sa magagawa niya. Sa mga tao na walang sawang sumusuporta sa atin, nagmamahal, mga kaibigan natin,
mga naging kilala natin sa industry ng mga motorcycle. Maraming salamat sa inyo. Sa mga followers natin, subscriber, sana pagpatuloy nyo pa rin yung suporta sa akin sa YouTube channel ko. Pagbubutihin pa natin sa mga next upload natin. Okay, hanggang dito lang yung video ko muna. Bale, ituloy ko na lang to pagdating ko ng store kasi naulan na naman. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless sa inyo lahat. Bye-bye!